Zombie Apocalypse. What's up, mga kaibigan? At nandito naman po ako. Ipakita ko sa inyo ang mga buto ng langka ng aking nabibinta kahapon. Yung kung matandaan niyo, yung langka na hiniwa ko at dinala ko doon sa Bukso Canteen. Ito na yung ibang diso. Yung buto na to, mga kaibigan, ito lang ang natira. Yung kalahati, portion of that jackfruit, is the whole jackfruit is sliced by two, and then the big one is I'll bring to the Bukso Canteen for sealing. Then the other one is for personal consumption and my colleague here in this house, the one who eat. Then this is the seeds of the jackfruit. So I will show you again the how to put the seeds, the langka seeds, into the bagging bag. Now, mga kaibigan, itong bagging bag na to, as you can see, there is already a rice hulls inside, diba? This bagging bag is I planted before the abaca seeds, and then they cannot survive, then they died, and then I gather all the bagging bag those who have not progress the seeds, so that I can reuse again for the other seeds. So I will show you how to reuse the bagging bag, no? So remove this one and then put this one. Mga kaibigan, may embryo na to. Ito na yung buto. So pag ganun lang natin, mga kaibigan, no? Mga anak, ganun lang. So ganun lang. And then takpan kunti ng rice hulls. Yan. Ganyan lang, mga kaibigan. Madali lang magtanim ng langka, mga kaibigan. Basta malagay lang sa bagging bag. Pero pag hindi malagay sa bagging bag, magka-problema tayo doon, kasi madali din itong mamatay. Once ma-uproot mo yung seeds na to, seedlings, ay madali lang mamatay. Hindi kagad makarecover, hindi kagaya ng ibang mga varieties o ibang mga plants and fruit trees. Madali lang talagang tumubo. Ito, madali talagang tumubo, pero pag ma-uproot mo yung the seeds, or the seedlings, madali yung mamatay. So ito, ganun lang, oh. Ganyan lang ang paglagay. Yan. So takpan ng kunting rice hulls. Okay, ganun lang. Alam nyo, mga kaibigan, yung nabinta ko kahapon ng langka, inakahalaga po ng aabot po ng 200 pesos. So imagine, mga kaibigan, isang buto lang tinanim, inalagaan ng kunti, kasi hindi naman ito kagaya ng ibang mga pananim na human care talaga, kunti lang, namunga, at nakaharvest ako ng bunga niya na hinog. So nakakain ako. Yung
Yung dalawang bunga, kami talagang kumakain doon. Yung kahapon, yung isa, pangatlo, eh, may porsyon doon na kinain namin for personal consumption. And then the other one is, the big slice is, I sold to the Bukso canteen stall so that I can have a money, a piece of out of that jackfruit. Maybe I can run. I could have the money out of this. So that's why I bring the big slice to the canteen. Then I sold them 200 pesos. So 200 pesos worth yung one slice. So sila na bahala, nag multi slice na doon. So ganito lang mga kaibigan, patuloy ko lang. Okay. Kunti-kunti lang. Basta madali lang. Yung iba mga kaibigan, basta lang nakalagay ito sa ano, sa baging bag, okay na yun. As long as may tago lang. Pero ang sa akin lang, yung nagsasabi sa akin ng mga experts at sa mga books na binasa ko, ganun talaga yung position niya. Kasi ito yung lalabas ang embryo dito, yung ugat niya. Ganun, pagpunta dito, di ba? Ganun. At saka yung embryo niya, pag ganun naman sa baba, sa itaas. Ganun lang. Ito, tingnan mo. May ugat na. So, ganun lang mga kaibigan, no? Ganun lang. And then, ganun. Raise mo lang ng konti para hindi naman masyado ma-deform yung embryo niya kasi kawawa naman pag masira. Then, ganun. Ganun lang. Okay. Alam nyo mga kaibigan, yung natira, yung mga tira-tirang ano, mga tirang, yung parang balat ng ano, parang balat ng jackfruit. Maganda yun sa pananim pag masira na yun. I mean, anong tawag doon? Magiging fertilizer, maganda yun sa ano, maganda yun sa lansones at saka sa kakao, mangga, lubi. Yun ang sabi sa ano, yun ang sabi sa mga eksperto. Yun din ang gagawin ko sa darating na panahon pag ako naman ay magkamaluwag-luwag at may oras na. Tapos madami-dami na din ang mga bunga sa aking mga pananim. So ang gagawin ko talaga ay magiging organic fertilizer yung mga balat at saka ibang mga sirang mga jackfruit. So ganun lang mga kaibigan. Kung nag-enjoy kayo sa panonood, so please touch the notification bell below at mag-subscribe kayo para naman ma-update kayo sa mga susunod kong videos. At kung nag-enjoy kayo, i-share mo naman ang video ko sa iba, sa mga kakilala nyo para naman ang baka makonvince sila, I mean magustuhan nila yung video ko. So, ganun lang mga kaibigan at maraming salamat sa panonood. God bless us all.